Sabi nga natin, experience is the best teacher. Totoo talaga yan. Pero alam nyo ba, may tatlong mahalagang karanasan ang talagang tunay na nagbibigay sa atin, nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng buhay na meron tayo ngayon. Itong tatlong ito ang siyang naging dahilan ng ibang tao, at siguro tayo na rin, para mas lalo nating pagbutihin ang buhay natin at isakatuparan natin yung mga plano at kagustuhan natin. Itong tatlong ito na ibibigay ko ay napakahalaga. Mahalaga sa bawat isa sa atin dahil actually lahat ng tao ay nararanasan ito. Hindi pwedeng hindi ito naranasan ng isang tao o ng lahat ng tao dahil dumadaan tayo sa karanasan na ito. These three best experiences that we have in life ay talagang masasabi natin na malaki ang itinutulong para sa atin para mas lalo tayong maging holistic. Para mas lalo tayong ma-develop, para mas lalo natin na pagbutihin ang buhay natin at magamit natin ang balanse yung ating puso at isipan when it comes to decision making. Yung number one dito sa tatlong ito ay walang iba kundi yung empty pockets. Sino ba ang hindi nakaranas na kuminsan ay walang wala? Na kuminsan ay talagang naghihikahos ka? Na kuminsan ay talagang wala kang malapit? Kung minsan nga sinasabi natin, kapag ka empty pockets ka, wala kang kaibigan. Kapag walang pera, walang kaibigan. Kapag walang pera, walang kamag-anak. Well, I think pwede nating sabihin yun. Lalong-lalo na sa panahon na yun. That empty pockets will create us to become stronger. Lalong-lalo na kung iyan ay napaglabanan natin. Kasi kung minsan, pagdating sa pera, minsan tayo ay nai-stress. Minsan tayo ay nade-depress, minsan tayo ay nakapag-iisip ng hindi maganda. Well, magandang karanasan sa buhay na naranasan natin na talagang minsan ay walang-wala tayo. At kung minsan natetest natin kung sino yung mga taong tutulong at magbibigay sa iyo ng kamay para tulungan ka. So yan, number one is yung tinatawag natin na empty pockets. Na kung saan lahat tayo ay nakaranas niya. Number two ay yung tinatawag nating failure. Well, hindi naman siguro lingit sa ating kaalaman na ang kung minsan ay nagfe-fail tayo sa ating mga decision sa buhay. When it comes to failure sa marriage, when it comes to family, when it comes to career, when it comes to goal, kung minsan ay dumarating yung tinatawag na failure sa buhay natin. So yan, kung minsan ay nagbibigay sa atin ng magandang karanasan at nagtuturo sa atin para mas lalo tayong maging wise sa buhay, para mas lalo nating pagbutihin ang mga ginagawa nating decision sa buhay. Kasi that failure gives us the opportunity para makita pa yung ibang pagkakataon para sa atin. Yung mga mayayaman na yan, dumaan din yan sa proseso ng failure. At lagi kong sinasabi na failure is a prerequisite of success. Totoo yan. At marami akong nakilala na mga taong ganyan na dumaan sa tinatawag nating failure in life. At dahil lang sa naranasan nila ito at nakapagbigay ito ng magandang experience sa kanila at na-test yung pagkataon nila, then sumunod na mga pagkakataon, nakapag-isip sila at nakapag-decide ng magagandang decision sa buhay at naging wise sila. So yan yung number two, yung failure. At yung number three, ito yung karamihan ay talagang hirap na hirap makamove on. Hirap na hirap na makapag-make up sa sarili, makapag-move on sa sarili, makapag-forward sa buhay. Walang iba kundi ang heartbreaks. Marami ang sumusuko when it comes to heartbreaks. Well, actually, naranasan ko yan before, yung mga heartbreaks na yan. At buti na lamang, hindi tayo bumigay, hindi tayo katulad nung iba na talagang kung minsan ay mahina when it comes to heartbreaks. Siguro yung financial, yung failure, napagdadaanan. Pero kung minsan ito talaga na heartbreaks, ang yan ang isa sa talagang napakahirap na malagpasan sa buhay. Buti na lamang kung halimbawa kaya mo agad na makapag-move on, kaya mo agad na makarecover
kasi iyan ang talagang isa sa magbibigay ng aral sa iyo sa buhay. For example, yung pagpili natin ng partner. Pag hindi nangyari yung ating mga plano, pag hindi nangyari yung mga goal natin when it comes to marriage, when it comes to family life, ang sakit niyan sa kalooban. At yung iba ay talagang bumibigay, nagkakaroon ng depression hanggang sa humantong na they want to end their life. So yan ang isa sa mabigat din na karanasan na talagang nagtetest ng katatagan ng isang tao. These three experiences in life is really a hard one na talagang mahirap itawid. Mahirap na mag-overcome dun sa mga bagay niya. So, number one, yung empty pockets. And number two, yung tinatawag nating failure. At yung number three, yung tinatawag nating heartbreaks. So, yun yung tatlong pinaka mahalagang karanasan na dapat ay na-test sa atin para mas maging stronger tayo sa pagharap sa tunay na buhay. At alam ko, marami sa atin ang kaya na laktawan yung ganyang mga problema sa buhay dahil sa family natin, sa mga kaibigan natin, sa mga kakilala natin, sa mga best friends natin. At syempre, huwag natin ialis ang number one, si God. So, maraming salamat. Again, this is Teacher Berlin sa Berlin TV Channel. Love, peace, and respect sa atin lahat. God bless. Good night. Alam nyo guys, hindi na ako makatiis eh. Ang isang araw pa to eh. Parang gusto ko na talagang gawin. Ginawa ko na talaga. Kasi yung kapitbahay namin, masyadong ano, maingay. Patugtugan sila ng patugtugan doon. Video okay ng video okay. Talagang hindi na ako nakatiis. Munta ako sa kanila eh. Daming handa. Magagalit na sana ako pero inimbitahan ako. Sabi sa akin, pre, kumain ka muna. Eh, ang daming handa, ang sasarap. Kaya yun, imbis na magalit ako, nakikain na lang ako. At nakipag-video ako.